Not ready. Meron pa doon. So yan yung ating harvest this morning. Enough for my recipe. Ayan, kasi magluluto ako ng munggo. Yan, so nauna na kami ni Habib na mitas ng grapes. Ayan, tanglad. Siyempre, alugbati natin. Ayan, tama ng green leafy vegetables. This time, hindi ako gagamit ng moringa kasi I just had moringa yesterday. So, yan. So, mayroon tayong dahon ng ampalaya. Yeah, very, very good dyan. Na leafy vegetable yan. Pwedeng ilagay, masarap sa munggo. Siyempre, yung beans natin. Tsaka yung red hot pepper. Okay. Yan, from the pot. Yes. I'm a pot gardener. Fresh veggies. Fresh fruits from the garden. We eat what we grow. So we grow good foods and nutritious, organic. That's the best thing is that these are all organic produce. Mm-hmm. Sariwa, fresh, freshly picked. Already. Thank you, Lord. Thank you, Mother Nature. Thank you, Lord. Thank you, Mother Nature. Ayan. Thank you, husband. Let's cook. Halo sa munggo. Ito na yung ating ingredients sa ating ginataang munggo, Ilonggo style. Okay, so kanya-kanya naman tayo ng pamaraan ng pagluluto. Kanya-kanyang trip. Ayan. Pero sa akin ito. So yan, mayroon akong pork. Tapos, mayroon akong daing. So, dried fish. Yan, syempre, magkakaroon tayo ng gagamit tayo ng asin. Wala akong sukat-sukat. It's up to you kung anong, how much yung gusto mong kaalat. Or, okay, adjust natin yung salt mamaya kasi titingnan natin muna. Lutuin muna ng bongga yung ito na halo sa sabaw bago tayo magdagdag ng asin para kung masyadong maalat, eh, hindi na tayo magdagdag. Although, kasi depende naman sa ano yan, sa tuyo o sa dried fish. Sometimes, meron yung sobrang alat, meron naman yung okay lang. Yan. So, ganun pa man, hinugasan ko yan para hindi siya masyadong maalat. If in case maalat talaga siya, tapos titimplahan na lang ulit ng asin. Garlic, onion, ito yun siya, yung langka. Yan, sa lata lang kasi wala naman akong fresh na fruit na langka dito. Coconut milk, yung ating vegetables, halo-halo na yung talbos, kamote, dahon ng ampalaya. Ayan, sa yan. Maganda talaga yung dahon ng ampalaya pag yung sugar natin marami na mataas. Ayan, saka yung anemic. Basta anemic ka. Sa green leafy vegetables. Saka yung dahon o yung bulaklak ng alugbati. Oh my God, it's good guys. It is good. Ayan. So, lagay niya meron pa doon sa ilalim. Equally beneficial din yan. Siyempre, meron tayong red hot pepper. Munggo. Ayan. Ayan. Sabay lang yan ng onions. Ganyan ako pag nag-isa. Kasi malapad naman yung kawali. So, para tipid sa panahon. Balik. Unahin natin yung mas matigas, yung beans, tsaka yung canned na jackfruit. Lemongrass! Yes, guys. Pagluto tayo ng munggo na may daing or may dried fish, lagyan nyo ng tanglad. Super, super, super yummers. Ayan. Isang kulo and then tikman.
natikman ko kasi hindi ko pa po natikman. Okay, lagay na natin. Tama na yung timpla. Yep. Taste it again. May gulay, 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 gulay is life. Ayan, nagtarsika na dyan sa stone. Woohoo! Yum, yum, yum! Green leafy vegetables. Yung taklad, ang bango-bango. Umay, mama. Tila, pikin, pikin. Asan yung sili natin sa ilalim? Tama yun para maglasang langhang konti. Bao na meat gid sa buruso. And itong atin garlic na huli. Yan. Kaya di ko inubos lahat, di ba? Kasi gusto ko may parang fresh na garlic dyan. Na nahahalo. Yan. Anti-high blood. Yan na. Ibaliktad nga natin. La-la-la-la! Oh my gulay talaga! Ayan! Tama na yan! Turn off the stove! Kain na tayo! Iba talaga ang lasa ng may dahi. Ayong gasa at yung lemongrass. Oh my golly. Oh my gulay-gulay talaga. Thank you, Lord.